over this place, O Lord. This we pray in the mighty name of Jesus alone. Hallelujah. Thank you, Jesus. Truly, no other name we lifted up and worship and glorify but the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Thank you so much, Lord, for giving us the privilege to honor you and to worship you. Thank you so much, Father Heart God, for the strength that you've given us to give you the highest form of glory. Truly, O God, you are alive forever and ever. And no other name be lifted up but the name of Jesus. Lord, sa aming lubos na paglapit sa iyo ngayon, we ask your forgiveness. Linisin niyo po, Diyos, ang puso namin na iyong buhay at bananatugo. At hayaan niyo, O God, na maging kaaya-aya kami sa iyong harapan ngayong pong umaga. And as we celebrate your greatness and your loving kindness, because truly you are alive forever. Salamat po. Protect all our brethren as they come to this worship service. Also, God, anoint all the worship services of JA1 Church nationwide and worldwide. And may the JA1 Church be a blessing to many people. Salamat po. You will save a lot of people today. Be glorified. At huwag niyo din hayaan na alis kami sa lugar na ito na hindi namin dala at tagumpay. In Jesus Christ's name we pray. Everybody shout and say, Amen. And Amen. You may be seated, please. And let's all declare Luke 4:18 and 19. The Bible says in the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen. Praise the Lord. And let's all declare our JA1 culture. Okay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. JA1 culture. Pag sinabi natin JA1 culture, yan po ang kultura ng mga JA1 people. We are blessed and we are a blessing. Yes? All right. Good morning. Praise God. I just want to inform you that we just arrived kahapon po ng hapon from our U.S. mission. And thank you very much sa inyo po mga support, sa inyo po mga panalangin. Became fruitful. At meron po tayo na-deklara na bagong church po sa Amerika muli. At yun po ay sa lugar po ng Olympia, Washington. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Headed by Pastor Russell Makatangay. Yun. Ang ating pong dating youth leader. At ngayon po ay nandoon na sila. At sila po'y nagsimula na ng gawain. Okay. And in advance, bukas na po ang ating pong 7-night Inner Healing and Deliverance Crusade. Grabe to. Pinag-pray po natin ito for 7 nights. Ito nakarampong mga linggo. At bukas na po magsisimula ang ating Inner Healing and Deliverance. Ito po ay krusada, kaya magdala kayo ng napakaraming mga taong gusto niyo po makalaya. At naniniwala ko na meron pong himalang ipapakita ang Diyos sa lahat ng taong mananalig sa Kanya. Kaya April 1 to 5, with that is Monday to Friday. Tapos, iririsyum natin ng April 8 to 9. 7 p.m. po yun. Kaya,
huwag niyong mamimiss ang ating pong crusade po ito. Ginagawa lang po namin ito once a year. Alright. At this time, pwede ba makita po ang mga kamay ng mga ngayon lang po nakarating sa ating worship service na ito ng J1. Welcome, sir. Welcome, 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 madam. Welcome po, welcome. Welcome to the J1 family. Palapakan natin ang Lord sa buhay po nila. The Lord bless you. The Lord bless you. Welcome. And Jesus Anointed One Church ay non-sectarian full gospel Christian ministry. Kaya non-sectarian dahil wala pong religion po tayong itataas sa lugar na ito at wala po tayong kailanman sektang itinataas kundi si Jesus Christ lamang. Full gospel kasi buong Biblia ang pinag-aaralan po dito at Christian ministry delitically po na ng mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. Okay. So, welcome po kayong lahat. Ako po si Bishop Art Gonzalez, the head pastor of the church, na nagwe-welcome po sa inyo pong lahat. Ngayon po mga kapatid ay it's a celebration of Christ's resurrection. Alam natin kung paano sa buong mundo ngayon nagdiriwang ang lahat ng Kristyanismo ng Resurrection Day, Easter Sunday kung tawagin. O kaya'y Linggo ng Pagkapaskwa, o kaya'y Linggo ng Pagkabuhay. Now, we believe na minsan lang namatay si Jesus Christ. Tama? At minsan din lang po siyang nabuhay at umakyat na sa langit at kailanman ay hindi po kailanman magkakatawan tao muli para mamatay dahil minsan lang po niyang ginawa po yun. Kaya ngayon yun po ang ating pag-uusapan. Ano ba ang power ng resurrection ni Christ? Ano ba ang dapat natanggapin ng isang tao? Ano ba ang dapat niyang abangan, asahan sa resurrection pong ito? Are you ready? Okay, I want you to listen carefully. This is a resurrection power na pag-uusapan po natin. So our topic for today is the power of the resurrection. Say it again, the power of resurrection. Okay. Bakit power of resurrection? In the book of Luke chapter 4, verse 6 to 7. Please open your Bible with you. Ang sabi niya dito, He isn't here. Wala siya dito. He is risen from the dead. Nabuhay siya na mabuli. Remember what He told you back in Galilee, that the Son of Man must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified, and that He would raise again and on the third day. Okay. Sa Tagalog, wala na siya rito, sabi ng anghel. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banasalita. Milyon-milyong Kristiyano ngayon sa buong daigdig ay nagsiselebrate ng Easter, Linggo ng Pagkabuhay. Which ito'y nakakaroon ng commemoration. Inaalala po nila yung matinding sakripisyo ng Diyos kung bakit niya iniligtas ang tao. At para sa inyo pong kaalaman na maraming mga tao sa ngayon ay hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Hindi rin po naniniwalang iba na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At dahil po doon sa mga paniniwalang yon, iba't iba ang naging belief, ayaw tanggapin na si Jesus ay Diyos. Ang iba naman po ay tinatanggap na si Jesus ay Diyos. Bibigyan ko po kayo ng mga nakalagay sa Biblia para paniwalaan mo at ilathala mo na ang Diyos may buhay. Are you listening? Okay. Una sa lahat, alam natin na si Christ, ang sabi ng John chapter 1 verse 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa Tagalog, sa simula pa, naroon ang salita. Ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay. Nasa
kasama na siya ng Diyos sa simula pa, sabi ng verse 2. Pagdating ng verse 3, walang nalikha sa mundong ito kung hindi sa pamamagitan niya. Are you there? Na pagdating ng verse 14 ng John, ang sinabi ganito, at ang salita ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao yung salita. Ano yung salita muli? Diyos, tama? At yung salita na Diyos, nagkatawang tao. Alam niyo po ba na ang tao ay hindi pwedeng magkatawang Diyos? Pwedeng magkunwari ang tao na Diyos at sasabihin niya, ako ang Diyos. Pero tandaan po ninyo, kunwari-kunwari lang ho yun. Hindi sila pwedeng magkatawa. Na ibig sabihin ng magkatawa, meaning hindi po sila pwedeng gumaya sa Diyos. Samantalang ang Diyos na lumikha sa tao, siya yung nagkatawang tao. Bakit? Tao ang ililigtas ng Diyos. Are you listening? Okay. At dahil po dito, ang ating pong Diyos na si Jesucristo na nagkatawang tao, siya lang po yung nagsakripisyo para sa iyo at para sa akin. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil siya lamang ang tao na wala ni batik ni anumang bahid na kasalanan ang kanyang dugo. Sabi ito ng Book of Hebrews chapter 9. Siya yung mayroong perfect blood na siyang ipantutubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Dahil sa loob ng lumang tipan, ang mga tao noon, para makalapit po sa Diyos, kailangan po nilang magdala ng baka, o kaya'y kambing, o kaya'y tupa, at ibibigay ito sa saserdote, at pagkatapos nun, yun po ay patitigisan ng kanyang dugo bilang kanilang handog sa kanila pong mga kasalanan. Yun po yung lumang tipan. Pati po yung saserdote, maghahandog din siya ng kanyang dugo, ng dugo ng hayop para siya maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At ito ginagawa lang taon-taon. Ano raw? Taon-taon. Ngayon, ang Panginoong Diyos natin, nakita niya na kailanman ay hindi makakalapit ng lubusan ang tao dahil kapag dugo na po ng hayop ang kanyang inihain, ay ito yung kasalanan, tatabunan lang ito ng dugo. Sa susunod muli na taon, magkakasala muli, tatabunan ulit ito muli ng dugo ng hayop, taon-taon. At dahil po dito, ang mga tao ay palayo ng palayo sa Diyos. Kaya't ang Diyos mismo ang nag-isip kung paano ang tao na makasalanan ay muling mapanumbalik sa Kanya. At kaya ang sabi po ng Book of Romans, chapter 5, verse 8 to 10, na bagamat tayo po ay Kanya pong kalaban, kaaway po tayo. Ang sabi niya dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Pagdating ng verse 9, kaya't sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ano raw? Dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Now, ang sabi niya, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Ano tayo? Kaaway tayo ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo. Ano raw uli? Maliligtas tayo sapagkat si Kristo ang buhay. Grabe, dati daw po tayong kaaway. Okay. So, pansinin po ninyo ngayon, kaaway ka dahil sa kasalanan mo, pero inibig ka ng Diyos sa pamamagitan ng dugo, pagbigay niya ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Tandaan niyo ha, si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, ipinanganak ng Birhen, kaya yung siya, nung siya po ipinanganak, wala po ni batik na kasalanan ang kanyang dugo, perfect blood. At yun ngayon,
ang siyang pinagtubos niya sa taong makasalanan para muli makapanumbalik ka sa Kanya. At yun po'y nangyari na more than 2,000 years ago. Now, dahil po dito sa pag-ibig ng Diyos, kailangan ng isang tao na maintindihan ito para magawa niyang tanggapin ang tagapagligtas at siya ay maligtas. Doon na nagsimula ang salitang born again. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 3. Actually beginning verse 2 up to 3. Tingnan natin mabuti itong word na to. 1 Peter chapter 1 verse 2 up to 3. Ang sabi ng Bible, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa Kanyang kaalaman sa mulat-mula pa ay pinagbanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristo Jesus at nilinis sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Grabe! Tindan niyo mabuti po ang blood ni Jesus. So magana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Verse 3, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tandaan niyo yung habag. Sige rin, habag. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay. Yung word na panibagong buhay po dyan, born again sa Tagalog, sa English. Born again. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu Kristo. Mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Kaya kung si Kristo po ay hindi namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi po tayo maboborn again. Kaya nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, doon tayo po nagsimulang may panganak na muli. Ibig sabihin na ipanganak na muli, nanumbalik muli tayo sa Diyos upang sa gayon makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya, pansinin po ninyo ngayon, lahat na ng tao na nagtatag ng relihiyon, namatay sila, inilibing, hanggang ngayon patay. Wala kayong mababalitaan na tao na nanatiling buhay hanggang ngayon. Maski na propeta nung lumang tipan, nung namatay po sila, hanggang ngayon, nung sila inilibing, patay. Wala na tayong nabalitaan, maging si Buddha ng mga Budismo, maging si Muhammad ng Muhammadanism, maging si Russell ng Jehovah Witnesses, maging si Smith ng Mormonism. Lahat ng tao na dakila sa paningin ng mga tao, pati ng mga hari na ang tatapang na parang bagang wala ng katapusan, nung lahat sila'y namatay, wala na. Nailibing lahat. Wala na. Bumalik sa alabok. Pero ang ating pong Panginoon Jesucristo, siya lang ang pinag-uusapan sa buong mundo na nagkatawang tao, namatay, inilibing, muling nabuhay at nananatiling buhay. Magpakailan, kailanman! Grabe! Kaya hindi po nawawalan ng pag-asa ang taong sa kanya sumasampalataya at hindi rin nawawalan ng kabuluhan ang ginagawa mong pagsamba dahil tiyak ang Diyos mong sinasamba ay buhay. Everybody say, my God is alive! Hallelujah! Kaya mga minamahal, maging sila Adan, mahigit 900 years ang kanilang buhay, namatay pa rin. Bakit? Tao! Tao! Maging sila Abraham, 175 years old, namatay pa rin. Bakit? Tao! Pero si Kristo, nagkatawang tao, namatay, muling nabuhay. Ang matindi pa po nito, mga kapatid, pati na yung binuhay ng mga propeta, binuhay ni Elijah, namatay,
Di ba? Namatay, binuhay niya. Pagkatapos nung pagtanda muling, namatay. Binuhay naman ni Elisha, yung anak ng Shunammite woman, nabuhay. Pero pagtanda muli, muling namatay. Si Lazaro, si Tabitha, binuhay ni Peter. After that, namatay muli, Eutychus. Kaya wala na po tayong pinag-uusapan ngayon na ibang tao na ikangay namatay at muling nabuhay at nananatiling buhay, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Say hallelujah! Mga minamahal, kaya ito ngayon ang pinag-uusapan natin. Pinagpipiestahan natin ngayon ang pagkabuhay ni Kristo na minsan lang nangyari po yun, more than 2,000 years ago. That's why ang taong na born again, punong-puno ng pag-asa dahil ang Diyos niya sinasamba ay buhay magpakailan kailanman. Praise the Lord! Kay mga kapatid, ang tawag sa kanya ngayon, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. At ang Panginoong Jesucristo ay nangako, babalik muli. One time, ako po ay nasa Thailand. Pahinggan niyo po yung kwento na to. Mayroon po kami doon na tour guide. Ang pangalan niya ay Lily. Tinanong ko po si Lily, Lily, religyoso ka? Sabi niya, araw-araw ko pumupunta sa templo. Tanong ko lamang, si Buddha ba ay Diyos? Sabi niya, hindi. Okay. Kung hindi Diyos si Buddha, anong ginagawa mo doon sa templo? To pray. Kanino ka ngayon nagpipray? Hindi siya kumibo. Ang prayer ay patungkol lang sa Diyos dahil siya yung sasagot ng pangangailangan mo. Pero bakit nagpipray ka doon sa templo na wala ka namang tinatawagan Diyos? Ang sabi niya sa akin, binuksan mo ang kaisipan ko, sabi niya. Hindi nga naman talaga Diyos si Buddha. Bakit nga naman siya nananalangin? At doon ko'y siningit sa kanya, gusto ko sabihin sa iyo, si Buddha namatay, inilibing ang ngayong patay. Pero si Jesus Christ na amin pong tinanggap at pinaglilingkuran ay namatay, inilibing, muling nabuhay. That's why our God is alive. Pinatanggap ko siya kay Jesus. Tinanggap niya. Ang sabi niya, nung tinanong ko, nasaan ngayon si Jesus sa buhay mo? Sabi niya, dito ngayon, sa puso ko. Yan ang Diyos na nasa puso mo. Kaya ang tao na naborn again, tanungin mo, ligtas ka ba o hindi? Lantaran natin sinasabi, yes. Nandito po ang ating pong susunod na gobernador, si Brother Jay. Brother Jay Lagan. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, tinestify po niya sa akin. Sabi niya, Bishop Art, mula nung nakilala ko ang Panginoon, punong-puno ako ng kapayapaan. Wala akong iniisip, kundi siya'y mabigyan ng kapurihan sa buhay ko. Say hallelujah! Bakit ganon ang bawat mananampalataya? Bakit puno tayo ng pag-asa? Again, ang Diyos mong pinaglilingkuran na tinanggap, namatay, inilibing, muling! Kaya sabi mo sa kaliwat kanan mo, punong-puno tayo ng pag-asa. Come on! Punong-puno tayo ng pag-asa. Thank you, Lord! Kaya mga kapatid, ito ang reason kung bakit hindi ka takot sa kamatayan. Bakit? Alam mo, pag nawala ka sa mundong ito, tanggapin mo sa hindi, mag-expire ang katawan mo. Ang katawan mong ito na tinitirhan mo ngayon, may expiration yan, 120 years lang yan. Pero sasabihin ko sa iyo, huwag ka mawala ng pag-asa. Ano man na mangyari, nangyari na sa maraming mga propeta na ang edad po nila ay may 100 taon. Ang edad po nila ay umaabot ng 400 taon. Pero nawala pa rin po sila. Huwag kang mag-alala. Ang pag-asa nila na pinaglingkuran Diyos
ay kailanman hindi nawalan ng kabuluhan sapagkat sabi nila, ano man ang mangyari, ang Diyos na lumikha sa amin, doon kami pupunta. Praise God! Kaya mga kapatid, ito ang reason kung bakit tayo ay nagdiriwang ng pagkabuhay na mamuli ng ating Diyos. Kaya kung meron man tayo ibang tinatawag na paglilingkuran, Diyos lang talaga, si Jesu Kristo lang. Tama ba? He is the name above in every name. Kaya lahat ng tuhod, sabi ng Book of Philippians chapter 2, verse 9 up to 11, binigyan ng pinakamataas na uri ng pangalan ang Panginoong Yesus. Kung kaya't ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod at magsasabing si Jesus lamang ang Panginoon. Kaya please, huwag kayong manghihina. May pagsubok man sa buhay, pero lahat ng yan pangsamantala. Walang pinangako ang Diyos sa Biblia na hindi ka daraan sa pagsubok. Normal lang po yun. Pero ang pinangako lang ng Diyos, matapos kang subukin sa mundong ito, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Say hallelujah! Now, there's some illustration in the Bible why may mga benefits of the resurrection. Ito yung mga benepisyo natin ngayon sa resurrection in Christ. Number one, the resurrection is evidence that Christianity is true. Ang pagkabuhay na mamuli ay ebidensya na ang Kristiyanismo ay totoo. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 17. 1 Corinthians chapter 15 verse 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, tayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong mga pananampalataya. Kaya mga minamahal, do you believe that Jesus Christ resurrected from the dead? So, you have faith and you have hope in the Lord. May katuturan ang ating pananampalataya. So, yun ang una. Resurrection is evidence that Christianity is true. Kaya tayo po mga Kristiyano, totoo. At wala nang iba pa. Our God is alive. Number two, the resurrection proves that believers will overcome death. Ang kanya pong pagkabuhay na mamuli ay nagpapatunay na ang pananampalataya ay magtatagumpay sa kamatayan. Ang mananampalataya ay magtatagumpay sa kamatayan. Bakit magtatagumpay sa kamatayan? Mga kapatid, again, bilang born again Christian, wala tayong takot. Dahil dumating man ang kamatayan, sadyang may buhay na walang hanggan. Dahil ang katawang ito ay panlupa. Tama ba? Parang hindi na kumibuo yung iba. Panlupa lang ho, are. May hangganan. E tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo ang mukha niya. Yan ay hindi ganyan yan dati nung bata pa po yan. Sobrang cute niyan. Sobrang cute po yan. Ngayon, nagkaedad na siya. Bahala ka na. Kung ano itsura niya. So mga kapatid, lahat po tayo nagbabago. Hello? O doon niya, Ludi. Ikaw ay napakagandang babae. Kaya ka niligawan ni Brother Ray. Now, tingnan mo ang picture mo nung ikaw ay 20s. Ay, hinahabol ka ng tingin. Tingnan mo ngayon ang sarili mo. Hinahabol ka rin ng tingin. Ngunit nagtataka sila. Anong nangyari? Why? Because after 50 years, 20s ang sinabi ko, ikaw ngayon ay magsi-70 na. After 50 years, look at your now. More beautiful than before. Amen?
Ay nako, tanggapin mo't sa hindi, magbabago tayong lahat. Nagsimula ko ng aking buhok ay itim. Ngayon, gray. Ang tawag po dyan, noong nakaraang taon ay salt and pepper. Ngayon, mas marami na pong salt. Nagbabago ang buhay. Tama? Now, hindi dito ang buhay natin. Ang Diyos mismo nagsabi, mayroon siyang inihandang bagong katawan para sa iyo sa langit. Yan ang nagpapatunay that the believer will overcome death. Ano man ang mangyari, sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 54 to 55. Ang ganda nitong verse na to, dapat nagsusulat po kayo. Okay, anong sabi niya? Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ang katawan mo'y mabubulok, kaya nagkakasakit ang tao. Kaya sabi ko nga sa inyo, si Abraham nakakausap ang Diyos, si Jacob nakakausap ang Diyos, pero 130 years old nung namatay si Jacob, si Abraham 175 years old, si Joseph 110 years old, si David 70 years old, si Solomon 60 years old. Kaya kayong lahat na 60 years old and above, dinaig nyo na si Haring Solomon. May kausap ako? Ang ibig kong sabihin, anuman ang tanda mo at bata ka, ang katawang nabubulok ay papalitan ng hindi na nabubulok. Kaya, pansamantala lang yan. Huwag kang mag-alala kung lumaki man ang tiyan mo dahil sa kalakasan mong kumain. Pero, nasa sa'yo yun. Alam mo, oh, gusto, sinong gusto humaba ang katawan niya, humaba ang buhay ang katawan niya sa mundo? Sino? Okay. Sabi mo sa katabi mo, kaya mag-ingat sa pagkain. Bakit? Kung anong inilagay mo sa katawan mo, eh di yun ang makikita. Amen? That's why, number three, the resurrection helps you grieve differently. Ang sabi niya doon, ang muling pagkabuhay ay tumutulong sa atin na hindi magdalamhati gaya ng iba. Ito, nung na-born again ka, wala kang takot sa kamatayan. Of course, ayaw mo mamatay, pero hindi mo alam kung kailan ka alis sa mundong ito, wala kang fear sapagkat nakalagay na rin sa Biblia, mayroon kang bagong katawan sa langit. Tama ba? Pero yung tao na wala pong relasyon sa Diyos ay nalulungkot ng husto. Ang dali po nilang mawalan ng pag-asa, pero ikaw at ako na anak ng Diyos, hallelujah, punong-puno ka ng pag-asa. Come on, give glory to the living God. Punong-puno ka. Yan ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, ang sabi nga ni Pablo, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayong magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga taong namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga walang taong walang pag-asa. Sabi ng verse, ang kasunod na verse na yan, verse 14, up to 18 actually yan, up to 17, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling
naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira sa natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sabi ng kasunod dyan, sa araw na iyon, kasabay ng malakas ang utos at tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. At pagkatapos noon, tayo naman na mga sumampalatayang buhay pa, dadagitin ng Panginoon. At isasama sa mga binuhay at makasama natin ng Panginoon magpakailan, kailanman. Philippians chapter 1 verse 21, sabi ni Paul, ito ang reason kung bakit ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Sino muli dito ang mayroon ng Kristo sa buhay? Come on! Hallelujah! That's why walang takot ang pangamba, ang katulad mo at katulad ko na nakatira sa mundong ito dahil may Kristo ka, mayroon kang assurance of salvation. Number four, resurrection guarantees us the eternal life. Yung pagkabuhay muli ni Kristo ay nagbigay ito ng garantiya na tayong lahat po ay may buhay na walang hanggan. John chapter 15 verse John chapter 11 verse 25 to 26. Sabi ni Jesus Christ mismo, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ulitin ko muli, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. Grabe ang pag-asang ito. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Yun ang tanong ni Jesus. Naniniwala ba naman kayo? Ako'y naniniwala. Bakit? Buhay ka pa, may buhay na walang hanggad ka. Kung ikaw man ay mawawala na sa mundong ito dahil ang katawan mo ay babalik na sa alabok, ang tunay na ikaw, which is ikaw ay kaluluwa, meron kang buhay na walang hanggan. That is the power of resurrection. Number five, the resurrection guarantees that we will have imperishable glorified body. Sa Tagalog, ginagarantihan ng muling pagkabuhay ang pagkakaroon natin ng katawang hindi nasisira. Kung si Christ ay namatay at nanatiling patay, useless lahat ang ating pinag-uusapan. Useless. Pero nabuhay siya na mamuli. Kaya mga kapatid, mayroon tayong garantiya na tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi nga, kung si Christ ay namatay at nanatiling patay, useless. Ba't pa tayo magtitipon-tipon dito? Pero si Christ ay namatay, nilibing at muling, nabuhay. Kaya ang katiyakan po natin ay ito. Meron siyang glorified body. That's why we also have a glorified body. Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Subalit, sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan sa langit. Taga saan ka? Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya
upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Ibig sabihin ng maluwalhati, incorruptible body like He is. Kaya si Christ nung siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay, nung nag-resurrect na siya, lampasan na siya sa pintuan. Incorruptible body na. Kaya nung nagpakita sa kanya mga disciples, nagulat yung mga disciples. Sabi, hey, multo, multo. Akala niya, multo. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. At pagkatapos nun, pinakain siya para maniwalang siya ay hindi multo. Then, after 40 days, umakyat na siya sa langit. Lumutang na siya, pabalik na sa langit. Kung si Christ ay na-rapture, yun din po ang ipinapakita ng Diyos sa ating lahat. Lahat ng taong may Kristo sa puso, babaguhin lahat po yan. Pag dumating yung panahon na tayo po ay kukunin na ng Lord, ang katawang nabubulok ay papalitan na ng hindi nabubulok. Ang katawang nasisira ay papalitan na po ito na hindi nasisira. Sa gayon, makakapiling natin ang Panginoon magpakailan kailanman. That's why, please, huwag kayong masyadong materialistic sa mundong ito. Dahil iiwanan din naman natin lahat yan. Ang una ninyong pag-igihin ay ang inyong pananampalataya kay Jesus. Amen? Wala nang iba. Pag-igihin mo yon. Yes, normal na ikay maging mayaman dahil masipag ka. Normal din na ikay maging masaya at malusog dahil maayos ang iyong pagmimentena sa iyong katawan. Pero again, lahat po tayo, tangkapin at sa hindi, mayroon po itong hangganan. Ngunit, ang pinangako ng Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Now, since naintindihan natin ngayon ang power of God's resurrection, paano natin ito i-apply? Let me show you the application. How can we celebrate the power of Christ's resurrection? Paano natin ito i-celebrate ngayon? Sino po dito ngayon ang ligtas na? Raise your hand. Raise your hand. Born again. Okay. Number one, meditate on Christ's suffering. Alalahanin mo yung sakripisyong ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Kapag naintindihan mong mabuti yon, punong-puno ka ng pag-asa na si Christ ay nagdusa para hindi ka na magdusa. Na si Jesucristo ay naghirap para ikaw ay hindi na maghirap. Isaiah chapter 53 verse 3 up to 5. By His wounds we are healed. Si Christ, ang sabi niya, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala naman lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya Siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa hirap na dinanas Niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tingnan nyo, kaya ang kamatayan ni Christ sa krus ng Kalbaryo, pinasan Niya ang lahat ng dusa na dapat para sa iyo. Kinuha na raw niya lahat po yon. Kaya mga kapatid, punong-puno tayo ng pag-asa. Kaya i-celebrate po natin ang Resurrection Day ni Christ because that is His promise. He give us the eternal strength and eternal life as it is written. Amen. Palapakan muli natin si Lord. Kaya meditate on Christ's suffering. Number two, witness to others. Kailangan i-celebrate mo
ang mismong kamatay ni Kristo sa pamamagitan ng pag-share mo ng words of God. Question, bakit may mga kaibigan kayo na nag-share sa inyo ng words of God? They are celebrating Christ's resurrection. Full of confidence sila na ang Kristo na kanilang pinaglilingkuran ay namatay, nilibing at muling nabuhay at nagbibigay ng pag-asa sa mga tao na wala pang Kristo. Mga kapatid, siya lang ang dapat nilang marinig. Let us share this goodness of the living God. Amazing ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Praise God. Romans chapter 1 verse 16. Ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinaihiya ang kagandaan o magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Kalabitin mo ang katabi mo. Share the Word of God. Huwag mong ikahiya ang mabuting balita. Nung ako po'y nasa Amerika, ito po'y in-impress ni Lord sa akin. Tumingin sa akin dito. Ang taong ligtas, hindi niya may share, hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili na hindi i-share ang kaligtasan na kanyang tinanggap. Ito pa, ang taong born again, hindi siya papayag na hindi ma-born again ang ibang tao. Ang tao na disipulo ni Kristo, hindi siya papayag na hindi siya magdi-disciple. Ganun lang po yun. Kaya tanong, ligtas ka ba? Konti na lang ang kausap ko dito. Ligtas ka ba? Anong ginagawa mo? Ilan na ang tao na naligtas at tumanggap kay Kristo sa pamamagitan mo? Yun ang tunay na born again. Hindi siya hihinto na hindi na ibabahagi ang salita ng Diyos. Ano man ang kanyang kalagayan sa mundo, mayaman siya o mahirap siya, ibabahagi niya lagi ang salita ng Diyos kasi yun ang pagsiselebrate niya ng pagkabuhay ni Jesus. That's the reason why ang inyong lingkod, ang inyong daddy bishop, I keep preaching the Word of God wherever I go. Why? I keep celebrating the resurrection of Christ. Gusto ko kasing patunayan sa kanila na Diyos ko'y buhay eh. Kaya tingnan nyo, pinagpipre ko marami mga tao, ang daming gumagaling. Why? Because the resurrection of Christ brings healing. Nako, praise God. Makikita nyo ito bukas sa ating pong Healing Crusade starting tomorrow evening hanggang Friday. You will see the amazing, miraculous power of the Most High God. The resurrection power of Christ. Ito'y makikita ninyo. Kaya ibahagi nyo na, ikalat ninyo, sabi sa maraming mga tao, umatin ka ng Healing Crusade. Number 3, rejoice in the resurrection. Maging magalak ka sa mismong pagkabuhay ng Panginoon. 1 Corinthians 15, verse 26 up to 27. Lapit na akong matapos. I want you to understand this carefully. Sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, ang kahuli-huliang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinapailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit, sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Anong ibig ko sabihin po dito? Bakit kailangan mo mag-rejoice? It is because your Christ is alive. 1 Peter chapter 1 verse 3. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, magalak ka dahil doon ka na born again.
1 Peter chapter 1 verse 3, ang sabi niya, pasalamat natin ang Diyos, pasalamatan natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Kristo dahil sa laki ng habag. Everybody say, habag. Ito po yung mercy. Habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng ilang ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Kaya kung si Kristo po'y namatay, inilibing hanggang ipatay, hindi tayo mapu-born again. Kaya nagsimula lamang po ang pagiging born again nung si Christ ay namatay at muling nabuhay. Kaya mga kapatid, ito ang biyaya ng Diyos na kailangan mong i-celebrate. Last, pray for an opportunity to personally lead someone to Christ. Ipanalangin mo lagi na magkaroon ng oportunidad na ang bawat isa ay madala mo sila kay Kristo. 1 Peter chapter 3 verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa sa pagpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. I am always full of hope and I'm always sharing and telling people that the God whom I'm serving is alive. Mga minamahal, J1 family, let's keep serving. Malapit ang dumating ang ating Panginoon. Every time we remember what He has done sa cross ng Kalbaryo, ito po ang dapat na nag-aalam sa atin na ang mga tao ay dapat nilang marinig sa atin ang kabutihan ng ating Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, si Kristo, bagamat siya'y mayaman, siya ay nagpakadukha upang ang sinuman sumampalatay sa Kanya ay magiging masagana. I believe He is the author of prosperity, the author of life, the author of divine healing, the author of hope. Lahat ng gusto mo na makamtan, sinabi na ng Diyos, He is the God that healeth us. He is the God that provides. He is the God who is the God of the living and the dead. Romans chapter 14 verse 9. Siya yung Diyos ng buhay at ng patay. Kaya sa Kanya, naroon ang lahat ng ating pag-asa. Amen? Kaya sabihin natin sa Kanya, mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Tumayo tayong lahat. Sobrang buti ng ating Diyos. Mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin gumagabay ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sing it with me, come on. Mga pangako mo binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin gumagabay ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo.
sasapit ang umaga. Ang buhay ko'y puno na ng pag-asa. Dahil sa'yo mga pangako, ang buhay ko'y lalong sumisigla. Mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa'king kumagabay ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa'king kumagabay ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Mga minamahal, nung namatay ang Panginoong Jesucristo, bago siya nalagutan ng hininga at nakapako siya sa krus, ang sabi niya nung una, ama ko, ba't mo ako pinabayaan? Sa time na yon, sinakripisyo ng ama ang kanyang anak para lamang sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Kahit gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag nang mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi rin niya nung sinakapako, ako'y nauukaw. Sa time na yon, Diyos ng pag-ibig, inibig niyang napakaraming mga tao, pero ginusto pa rin ng mga tao na i-reject siya. Uhaw siya sa pag-ibig. Hindi mo ba alam kaya kanya nilikha dahil gusto ng Diyos na ibigin mo siya. Siya ang Diyos ng pag-ibig pero hindi niya kayang ibigin ang kanyang sarili. Kaya nilikha kanya para ibigin mo siya. Iyan ang reason kung bakit tinubos ka pa rin niya sa kabila ng iyong mga kasalanan. At sinabi niya, Father, it is finished. Tapos na. Dahil nung nadanak na ang kanyang mga dugo, samantala siya hinahagupit, hinahampas, sinaksakan ng kuro ng tinik, tiniis niya lahat ng yun upang sa iyon, ikaw na sumampalataya ay huwag nang mag-isip ng masasama. Kaya tinusok ang kanyang tagiliran, natama ang kanyang puso para ang iyong puso ay huwag nang panahanan ng anumang mga pangit na bagay. Ganun kanya kamahal. Kay walang katulad ang ating Diyos. Kailangan mong sabihin niya sa maraming mga tao, hindi kayang pantayan ang pag-ibig ng Diyos. Di mapapantayan. Hindi kayang pantayan nino man. Sabihin natin ngayon ito sa Kanya. Shall we sing the song? Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. O Diyos, pag magwagwagas patnubay mo'y
kalakas ang wagas, tagalakay hindi kukupas. Open your mouth. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong kumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na wala hanggang sa buhay na iyong ibinigay. Sa buhay na walang pag-asa, nakamtan ang kabutihan. Pasasalamat namin buong-buong puso. Itas mo ang kamay mo sa Kanya. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na wala hanggang sa Diyang dakila ang pag-ibig mo. Walang hanggan akong magpupuri sa'yo. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Tutulong kumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na wala. For the last time, pag-ibig mo, Diyos, di mapapan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na wala hanggang. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Sobra. Luyubo ko tayo pumikit. Hindi pwedeng pantayan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Walang sino man magkakatawang tao o magbibigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tao, kundi siya lang. We are super blessed today. Lahat na naniniwala doon, itas mo muli yung kamay at sabi mo, Lord Jesus, naniniwala po ako sa iyo. Ikaw lang ang nagsakripisyo, nagtigis ng dugo sa krus ng Kalbaryo para ako'y tubusin sa lahat ng kasalanan ko. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Hindi pwedeng pantayan. Lord, linisin mong lubos ang buhay ko sa lahat kong kasalanan na naisip ko, mga sinalita ko, mga ginagawa ko. Linisin mo ang buhay ko. Maghari ka sa puso ko. Baguhin mo ang buhay ko. Ikaw lang, O Diyos, ang mapaglingkuran ko. Lord, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit
at huwag hayang mabura hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Lord Jesus, punin mo ako ng pag-ibig. Ibigin ko ang aking kapwa. Ibabahagi ko ang iyong mga salita. I will always celebrate your resurrection, O God. You are alive forever and ever. You are alive, the God of universe, the soon and coming King. In Jesus' name. Manatili ko yung nakayo ko, nagkabit ako nalang mananalangin. I-bless niyo, Lord, ang lahat ng iyong mga anak na sumampalataya sa iyo. Panginoon, uhawin lagi na yung salitang magbasa ng Biblia upang lumagusin sa kanilang pananampalataya. Lord, I pray, ibigay mo ang dalangin ng kanilang mga puso. Lord, mananatiling tapat ang iyong mga anak sa iyo hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Wala na isa man narito ang hindi papasok sa langit, O God. Sa dagdang panahon, ang iyong mga anak ay kakamtan ang pinangako mong buhay na walang hanggan. I-bless mo, Lord, habang naghihintay kami ng pangalawang pagbabalik mo, pagalingin mo ang sino mang may karamdaman. Idinidalangin ko, Ama, pagalingin mo ang puso na sugatan. Pagalingin niyo, Diyos, ang baga, O God. Pagalingin niyo ang kanilang internal organ. Lord, ang kanilang pong blood pressure, ang kanilang blood sugar. Lord, ang kanilang pong mga mata, ang kanilang pong liig, O God. Ang pananakit ng ulo, anumang sakit karamdaman. Let there be a restoration of their physical body that they may able to stay longer here on earth. Salamat po, O God, at gamitin niyo po kami para sa iyong kapurihan. Lord, I rebuke poverty. Ang sabi mo sa pamamagitan mo, O God, di kayo nagpakadugha upang kaming sumampalataya ay mabuhay ng masagana. Lord, walang maghihirap ng JA1 family. You will bless all their businesses, O God, in the name of Jesus. And God, pinangako mo rin ang bawat membro ng pamilya ay maboborn again. Sumampalataya ka kay Jesus, maliligtas ka pati buong sambahayan. Yun ang sinabi mo, O God, sa Acts 16:31. Kaya Lord, sa lahat ng mga nasa online, at sa lahat ng nakapanood ng message na ito, dinideklara ko, wala ni isang membro ng pamilya ang hindi maboborn again. You are super blessed. You will be blessed. And you have eternal life. Your whole family will be blessed and be saved in Jesus' name. To God be the glory. We will always celebrate your resurrection, O God. In Jesus' conquering name we pray. Everybody shout and say, Amen. Receive the benefits of the cross of Calvary. Amen. Praise the Lord. You are super blessed. Congratulations. Happy Resurrection Day. Praise the Lord.